nagagalit. Yun ang tanong sa akin. Actually, hindi naman sa galit ako, no? Pero I'm very passionate about what I'm saying. And very concerned ako para sa buong Pilipinas. Ganito yun. Imagine mo na lang yung Pilipinas sa isang malaking eroplano. Lahat tayo pasahero dito, okay? May mga iba nakaupo sa first class, may iba nakaupo sa business class, may iba naman, karamihan sa atin, nakaupo sa economy class. At ngayon, yung piloto natin, magre-retire na. Ngayon, kailangan ng kapalit. Isipin mo na lang yan, kailangan ng kapalit. May limang humarap na gustong magpalipad ng eroplano natin. Ito pala si Mr. Chris Tan. Sagutin nga natin to. Let's do this. So, tigilan na natin yung kung ano-anong pasikot-sikot ni Mr. Chris Tan. Panoorin nyo na lang yung whole video para mas malinawan kayo. But basically, this is a scenario kung saan papalitan natin yung pilot ng isang eroplano kasi pa-retire na siya. Pipili tayo between sa co-pilot na si Lenny at sa nasa business class daw na pasahero na si BBM. Huwag na nating isama yung iba kasi hindi naman na relevant masyado. Alam naman natin na ang point ni Mr. Chris Tan ay si Lenny ang iboto. Pakinggan natin siya kung paano niya dinescribe ang co-pilot na si Vice President Lenny Robredo. At ngayon na magre-retire na yung pilot, yung co-pilot sabi niya gusto niya ako na lang magpalipad na aeroplano. O sino pipiliin niyo? Eh di syempre yung co-pilot, di ba? Yun. Kaya ako medyo concerned o sabihin mo ng galit kasi ganito yan. Lahat tayo magkakasama sa aeroplano. Tapos marami akong mga naririnig na nagsasabi gusto nila ang magpalipad ng aeroplano ay yung nasa first class na pasahero. Pag bumagsak yung aeroplano, damay tayong lahat. Wait, sir. Mukhang malabo ata yun. So lumilipad yung aeroplano, tapos nasa himpapawid habang nagdadrive siya, bigla siyang nag-retire? Parang malabo ata yung scenario nyo. Pwede namang pagbaba ng eroplano, saka siya mag-retire. Hindi dun siya sa himpapawid magre-retire at kailangang may pumalit sa kanya. Anyway, continue natin kahit medyo naguguluhan ako. Yung isa naman, yun yung co-pilot ngayon. Ngayon, yung piloto, habang tulog, paminsan-minsan tulog siya kasi syempre pagod, yung co-pilot yung nagpapalipad ng eroplano. At ngayon, na magre-retire na yung pilot, yung co-pilot, sabi niya, gusto niya ako nalang magpalipad ng aeroplano. O, sino pipiliin niyo? Eh di syempre yung co-pilot, di ba? Sir, una never nagkaroon ng chance magpalipad ng aeroplano ang co-pilot sa panahon na to. Never nagkaroon ng chance si VP Lenny na maging presidente. Pangalawa, habang tulog yung pangulo, sinisiraan ng co-pilot sa mga pasahero yung mismong pilot. Ito pa, Trinidor, sinabotahe ng co-pilot ang mismong eroplano sa ibang bansa. Are you going to trust that co-pilot?